Morning 7:50, and so wala pang 8 a.m. and as usual nandito ako sa Manila Bay to give you a fresh update. Yan ulit dito sa mga ginagawa nila dito sa Manila Bay. So before anything else, gusto kong i-shout out lahat ng mga kababayan natin na sumusuporta kay Jing No Boundaries. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. So yan, game, tara, mag-update. Ayan, so naglalagay sila ng cover ng drainage. So ayan, makikita po natin kung paano nila gagawin. Pero wala tayong kami. Wala tayong protection sa mata. Kaya hindi po pwede akong lumapit. Basta-basta. So ini-welding yung cover. Dahil bakal. Wednesday morning. Ito nga, pagko-cover po nila ng drainage is dito po sa Faura. Malapit po sa Padre Faura Fall, Outfall, and likod lang po ng Phase 1. Malawak-lawak na yung mga nalatagan nila ng black sand. And itong pagtatambak po nila ng black sand, yung phase 2 area is andito lang po siya sa May Malbar. Malapit po saan? Sa Diamond Hotel, sa dating Diamond Hotel. Tapat po ng Diamond Hotel. So walang tigil po yung pagtatambak nila dito. Seryosohan na po mga kababayan yung pagtatambak nila ng black sand. So sa mga hindi pa po nakakaalam, yung pagtatambak nila dito ng black sand is first layer pa lang po ito. So ipapantay po nila sa mga seawall. Yan, nakikita niyo po yung seawall na malinis na, palitada na. Nakikita nyo rin po sa may dagat yung mga JU tubes na nakalatag. Nakita ko po sa news na kahit po sa ibang bansa po pala ginagamit itong mga JU tubes. Hindi lang po pala, ang alam ko po kasi nung una yung mga JU tubes is kasama syempre dito sa pagpapaganda ng Manila Bay, yung sa especially yung White Sand Project natin. Pero yung mga JU tubes po pala is parang protection din po, just in case may mga malalakas na ulan, yung mga malalakas na wave, tidal wave, ganyan. Protektado po pala yung area nito, itong Manila Bay. Hindi po basta-basta papasok yung tubig, pupunta yung tubig dito sa may Bay Walk. Yan. So, napakaganda. Kaya po pala, ang dami pong nagkalat na JU tubes dito. Yan. So, nilalagay nila. So, yun po pala yun. So yung isang barge na may mga dalang black sand din ay nandun po sa malapit area, malapit sa phase 1. So
So ilalagay po ulit nila dito sa transfer and para po maitambak dito sa area ng phase 2. Comment down below sa mga kababayan nating alam yung time frame nitong ginagawa nila ditong beach nourishment program dito sa Manila Bay, yung Battle for Manila Bay. Kasi yung Manila Bay, Battle for Manila Bay is 2 years na nung January 29. So nakikita naman po natin yung progress, no? From 0 to 100% real quick. Actually hindi pa po to 100%. Madami pa pong rooms for improvement. Pero ayan, tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho dito ng mga contractor. Mga kababayan, pupunta po kayo dito sa Manila Bay. May mga changes, slight changes po kayo na makikita. Aside po sa beach nourishment na ginagawa nila, yung mga construction dito. Ayan. So yung mga street vendors po, no, na nasabi ko po kahapon, wala na po lahat. Ultimo po yung mga kumbaga kubo-kubo nila na ginagawa, yung mga palatandaan nila, yung mga lagayan nila ng mga lapagan nila ng mga candy, mga ganun, yung mga nag sa sari-sari store dito, wala lahat. Kaya po makikita nyo po sa likod ko na napaka linis and wala pong nakakalusot na mga street vendors, kasi halos araw-araw, halos everyday po yan, may mga nag-clearing operation dito, may nagbabantay. Kaya pagpupunta po kayo ng Manila Bay, yung space po for running, cycling, ayan, napakaluwag na po. Dahil itong buong walkway po ng Manila Bay, ng Bay Walk, is para po talaga sa tao na. Wala na po lahat vendors dito. So, kung pupunta po kayo dito sa Manila Bay na tatakbo or magbabike, walking, make sure na prepared po kayo, kasi unlike dati na sasabihin natin na maraming nagtitinda dun sa Baywalk, wala na po ngayon. So, ayan, as I mentioned, may mga nag-clearing operation dito. Sila po, hi kuya! Ayan sila. Lagi silang naglilinis. So, wala na yung mga bakas ng mga vendors dito. So hindi na po tayo pumunta ng Remedios for the vegan tiles update. Yan, so next time na lang po. So yung update ko po today is yung sa May Pedro Hill lang po, na yung pagtatambak, and at the same time yung paglalagay po ng cover ng mga drainage sa may banda ng Padre Faura. So that's it for my update today. Stay tuned na lang po mga kababayan sa future update ko dito sa Manila Bay. Kung may time po tayo tomorrow, magbibigay po ulit ako ng update. Yeah, thank you for watching this video. Thank you for the usual support mga kababayan. And sa mga bago pong nanonood kay Jing No Boundaries, please po mga kababayan, don't forget to like and subscribe this on my channel. And sa mga sumusuporta, yan pa ulit-ulit po akong nagsasabi ng maraming salamat po sa ating lahat. So once again, this is Jing No Boundaries. Wednesday morning. And see you in my next video po. God bless.